Ano na nangyayari diyan? May napansin kami sa kuha mo sa video ay may usok. Anong ibig sabihin yan? Ang base doon sa mga pag-aaral ng e-box, yung araw-araw natin muna monitor ko eh. Ito din yung mga fume o yung fumes na nanggagaling doon sa ano, nag-steam wala sa main crater ng vulkan. So, ang napapansin natin, bago-bago siya ng ano eh, ng binubuga na sulfuric ano, acid. Oo. So, minsan, nalakas siya, pero ang binibigay niyang buga ay yung masyadong umulan sa araw na to, o kaya umulan ng a few days, makikita mo na tumataas yung ano, oo, yung steam niya. Oo. Oo. Yung bang video na nakikita namin, yan na yung ibinugang usok ng ano ng vulkan o alapaap na yan. Ito yung binuga na mula sa main crater. Ah, okay. Ng vulkan. Mm-hmm. Pero kung iko-compare, nakataas pa rin ng alert level 2 dito sa ano, sa nasasakupan ng Taal. So pinagbabawal pa rin yung mga mangingisda na magtagal kung matapos sila ng pagkain sa mga inaalagaan, mga fish pen. Oh. Kaya pinababalik na agad ng Coast Guard. Oh. Well, nasusundan mo kasi yan. Kung ikukumpara mo sa mga nakaraang araw, kamusta ang lakas ng usok? Malaki yung pagbabago for the past few weeks. Kasi parang dati kasi napapansin namin na yung pagputok niya ay ano, yung hindi siya yung mahina lang at halimbawa sandali lang siya. Na pumuputok. Pero ngayon kasi tumatagal minsan ng pasimula ng alas 5 ng umaga, natatapos ng alas 9 na ng umaga. Dire-diretso na yun. Dati kasi puputok siya ng konti tapos mawawala na. At konti lang. Ngayon masyadong malakas yung binubuga. At the same time, yung mga nagdaan, yung mga volcanic earthquakes, tayong na nakuha ng base sa tala ng T-Box. Right now, wala siyang volcanic earthquake, pero may mga tremor sa paligid ng vulkan. Val, maraming salamat sa iyo at good morning. Good morning, kabayan.